Hello everyone! Kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my YouTube channel. Excited na ba ang lahat this holiday season? And nakapag-shopping na ba? Nakakain na ba ang lahat? Sana nabusog kayo hindi lang sa handa nyo pero busog din sa gratitude and love. And hope everyone is with their loved ones this holiday season to celebrate sa isa sa pinakamasayang time ng taon. And this is also the time of giving and to be grateful sa mga blessings na dumating sa buhay natin sa mga nakalipas na araw at buwan. And with that, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! And if di ka pa nakasubscribe, pakiclick ng subscribe button para naman updated ka sa latest videos ko. For today's episode, I will be discussing kung paano mapapatagal ang bulaklak ng bougainvillea. Lalong-lalo na at start na ngayon ng blooming season nila at syempre gusto nating tumagal palalo ang bulaklak nila. And this is also the exciting part kasi magpapakitang gilas na naman ang mga bougainvillea natin, kaya ano nga ba ang dapat gawin para tumagal ang flowers nila? Una na dyan ay huwag hahayaang palaging nababasa ng tubig, lalong-lalo na pagtag-ulan. Dahil pag laging basa ito, ang nagiging dahilan ng pangingitim at eventually pagkabulok nito. Hindi lang ito applicable sa bougainvillea, kundi pati na rin sa ibang flowering plants. At pag nakakita kayo ng bulok at nangingitim na flowers, maaaring tanggalin na lang ito para hindi makahawa sa ibang magagandang bulaklak. At yung pangalawa is tanggalin yung mga bulok na bulaklak na nakapaligid sa mga magagandang flowers. This will helpful para mag-bloom ulit yung bugis natin at patuloy sa pamumulaklak. Yung susunod is wag na wag hahayaang matuyuan ng lupa yung bougainvillea, lalong-lalo na pag ito ay flowering na. Diba, pag gusto naman nating pabulaklakin ang bougainvillea, ay ginugutom natin ng tubig para ma-force siyang magbigay ng flowers. Ngayon naman, bubusugin natin ng water if flowering na dahil once malantayan, madaling malalagas yung flowers nila. This is true kasi tried and experienced na dahil nung natuyuan yung mga bugis ko, ayun, nalantay yung mga maliliit na flowers at di na nagtuloy. Another mistake na ginawa ko before is to repot them while flowering. Mali pala yun dahil ang tendency is pwedeng masaktan yung bugis dahil natatamaan yung mga ugat nito. Kahit na sabihin nating nakuha natin lahat yung lupa nila, may chance pa rin na masasaktan sila, kaya repotting with flowers is a no-no. Kaya always remember, mag-repot na lang once withered na yung flowers para safe na hindi masaktan at mag-adjust ulit yung bugis. Yung next is yung fertilizing. Nung wala pang flowers ang bougainvillea, we usually provide ng madaming fertilizer. But during the flowering or blooming season, kailangan nating i-reduce yung amount ng fertilizer dahil ang fertilizer ay nakakapagpalagas din ng flowers pala. Kasi before, nung wala pa silang flowers, we feed them regularly para mag-bloom sila. And once mag-bloom, bawasan naman. Another tip para tumagal ang flowers ay huwag palaging nililipat ang bougainvillea. Lalong-lalo na pag nilipat mo pa ito sa shaded area. Mag-a-adjust ito at madaling malalagas ang flowers niya at mas tatagal bago mag-flower ulit or worse, hindi na talaga mag-flower. Always keep in mind that bougainvillea ay gustong-gusto is yung babad sa sun para mag-bloom.
Pansin mo, pag nasa lilim, nabibilang lang yung flowers nila, unlike pag directly sila nakakakuha ng sun, mas madami silang flowers na halos buong sanga ay flowers na. So there you have it, guys. Hope you learned something today. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihin ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bugis. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye! Happy holidays, everyone!